Maayong adlaw, Pilipinas! Ako si Marjon Puntilar. Narito na ang mga balitang nakalap ng ating mga Eagle News correspondents dito sa iba't ibang dako ng Mindanao. Sa ating headlines, rescuers on bike ipinadala ng Philippine Coast Guard Northern Mindanao sa Surigao at Sargao. Tabang Caraga Relief Assistance isinagawa ng Police Regional Office 10. Northern Mindanao nakapagtala ng 5 patay at 3 sugatan kaugnay sa Bagyong Odette. At bayan ng Sibuko sa Zamboanga del Norte, may bagong ospital na. Sa detalye ng ating mga balita, ipinadala sa Surigao at Sargao ng Philippine Coast Guard District Northern Mindanao ang nasa 30 tauhan nito para tumulong sa search and rescue at sa disaster relief operations para sa mga biktima ng Bagyong Odette. May detalye si Sis Nicole Bazar. 30 tauhan ng Philippine Coast Guard District Northern Mindanao ang ipinadala sa Surigao at Sargao upang tumulong sa search and rescue at sa disaster relief operations para sa mga biktima ng Bagyong Odette. Ang Coast Guard rescuers ay nakasakay sa 10 mountain bikes at 6 na land vehicles na may karga ng mga ipamamahaging food packs, hygiene kits at drinking water. Sa send-off ceremony na pinangunahan ni Coast Guard Captain Jeronimo Tuvilla, binanggit nito na mas makabubuting bisikleta ang gamitin sa operation dahil sa limited resources ng pupuntahang mga lugar. Nakikipag-ugnayan na ang rescuers sa Coast Guard District Northeastern Mindanao at sa mga pamahalang lokal sa Surigao at Sargao. Para sa Eagle News, says Nicole Bazar, we'll live in interesting times. Nagpaabot din ng tulong ang mga tauhan ng Police Regional Office 11 ng Davao City para sa mga mamamayan ng Caraga na nasalanta ng bagyo. Ang detalye sa report ni Heidi Hipulan. Bahagi ng pagtulong at pakikiramay ng Police Regional Office or PRO 11 para sa mga kababayan nating nasalanta ng Tropical Storm Odette ay naghatid ng mga food packs, gamot, damit at kahon-kahon na mga tubig para sa mga apektado nating kababayan sa Caraga Region ang PRO 11. Isinagawa ang send-off ceremony sa Cap Sergeant Quintin M. Residu Buhangin, Davao City na pinangunahan ni Regional Director Police Brigadier General Philmore B. Escobal ng Police Regional Office 11 Task Force Relief Operations. Binubuo ng 45 na contingents mula sa PRO 11 sa pamumuno ni Police Colonel Rainer P. Diaz, Chief Regional Headquarters Support Division, na siyang naghatid ng nasabing mga tulong. Lulan ng 3 truck ang first batch ng mga donasyon na mula sa iba't ibang unit ng PRO 11, gayon din ang mga donasyon na mula sa mga stakeholders nito. Inaasahan din ang pagdating ng marami pang tulong na siyang dadalhin naman ng second batch ng PRO 11 patungong Caraga Region. Mula dito sa lungsod ng Davao, para sa Eagle News, Heidi Hipolan. We live in interesting times. Kaugnay rito, nagpadala naman ng tulong ang pamalaang panalawigan ng Misamis Occidental sa mga nasalanta ng Bagyong Odette sa probinsya ng Cebu. Samantala, nagpapatuloy din ang iba't ibang donation drive sa lalawigan. May detalye si Sis Nicole Bazar. Dumating sa Cebu ang 5,304 1-liter bottles at 173 gallons ng drinking water na bahagi ng inisyal na tulong ng pamahalaang panlalawigan ng Misamis Occidental sa mga nasalanta ng Bagyong Odette. Ang tubig ay inilulad sa barko ng isang shipping line na nag-alok ng free transport. Tuloy-tuloy ang gagawing shipment sa harap ng matinding kakulangan ng maiinom na tubig sa Cebu at sa harap din ng napapaulat na overpricing ng panindang tubig. Ginawang drop-off points para sa mga donasyon ang Provincial Social Welfare and Development Office sa Kapitolyo at ang Tangub City Activity Center. Nagkaloob naman ng food packs at mga damit ang Misamis Occidental Provincial Police Office at ang advocacy support groups at stakeholders nito. Samantala, nagpapatuloy din ang iba't ibang donation drives sa lalawigan tulad ng kawang gawa para sa Kapwa Project for Surigao Nuns ng Supreme Student Government ng Misamis Occidental National High School, Permanente Bangon Cebu, Call for Bohol at Plaridel Cares.
mula rito sa Misamis Occidental para sa Eagle News, says Nicole Bazar, we'll live in interesting times. Samantala, Regional Director ng Police Regional Office din, pinangunahan ang isinagawang relief assistance para sa mga mamamayang naapektuhan din ng pananalasa ng nagdaang bagyo sa Caraga. May detalye si Richard De La Cruz. Dahil mismong ang Regional Director ng Police Region 10 ang unang nagrespondi sa mga binaha sa Cagayan de Oro at nakasaksi kung paano inanod ng baha ang mga bahay sa Cagayan de Oro at iba pang lugar sa Northern Mindanao, na una ring nag-abot ng tulong sa mga mamamayan matapos makapag-abot ang pulisya ng tulong sa mga biktima ng baha. Agad namang nagsagawa ng meeting ang general sa mga opisyal ng Police Regional Office 10 para pag-usapan ang pagtulong sa mga biktima ng baha sa Caraga Region. Matapos mag-ambag-ambag ang mga pulis ng bigas, gamot, tubig at iba pang kagamitan, agad isinagawa ang Zen of Ceremony sa Camp Lieutenant Vicente Alagar, Lapasan, Cagayan de Oro City. Lahat ng may kaalaman sa pag-ayos ng bahay na magtulong ang siyang ipapadala sa Caraga Region para matulungan ang mga mamamayan apektado. Actually, we're so happy with the bayanihan spirit of our personnel and stakeholders of the Region 10. We were able to collect around almost a million food and non-food items intended for Caraga Region, despite being hit also by Typhoon Odette. Nakahimo kahapon sa kita sa pagtabang sa ato mga kababayan sa Route 13 at nagpasalamat kami ng marami sa lahat ng mga kapulisan ng buong Region 10 at sa mga advocacy groups and other stakeholders who help us in the giving of food packs and non-food items for Caraga Region. Para sa Eagle News, Richard De La Cruz, we live in interesting times. Sa iba pa nating mga balita, dumating na sa Turtle Island sa Basilan ang mga COVID-19 vaccines na kanilang gagamitin sa pangalawang bayanihan bakunahan. Ang detalye sa report ni Lineville Dumabok. Gamit ang sasakyan ng Philippine Navy, ligtas at mabilis na nakarating sa bayan ng Turtle Island, probinsya ng Tawi-Tawi, ang mga dosage ng vaccine mula sa Magini Pier dito sa Romulo Espaldo Naval Station sa Calarian, Zamboanga City. Ayon sa Commander ng Naval Forces Western Mindanao, Rear Admiral Toribio Adasi Jr., na ang mga Navy personnel sa Kanlurang Mindanao ay nakatuon sa pagbigay ng tulong sa lokal na pamahalaan, lalo na sa area ng Zambasulta, sa paghahangad ng kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon, lalo na sa panahon ng pandemya. Nais masiguro ni Adasi na ang bawat Pilipino ay nasa hakbang habang sumusulong ang bansa sa paglaban nito sa COVID-19. Nagpasalamat naman si Turtle Island Mayor Haji Faisal Jamalul sa sakripisyo ng mga tauhan ng hukbong pandagat ng bansa para maihatid sa kanilang bayan ang mga bakuna bilang panlaban sa anumang sakit o virus, lalo na sa COVID-19. Mula dito sa Zamboanga City, para sa Eagle News, Lenibiel Dumabok, we live in interesting times. Magbabalik pa ang Agila, Pilipinas. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, naaresto ng pulisya sa bayan ng President Quirino, Sultan Kudarat, ang lalaking sospek sa pagnanakaw, kung saan nahulihan din ito ng mga ilegal na droga. Si Janice Ann Cabanya sa detalye. Hindi na nakatakas pa sa ikinasang hot pursuit operation ng Sultan Kudarat Police Provincial Office ang isang lalaking robbery suspect matapos maaresto sa Purok, Buena Vista, Barangay Poblacion, bayan ng President Quirino, lalawigan ng Sultan Kudarat. Kinilala ng President Quirino Municipal Police Station ang naarestong lalaki na si Berto Garcia, 32 anyos, hiwalay sa asawa at nakatira sa nasabing lugar.
Bukod sa kasong robbery, posibleng mahaharap pa sa pagnabag sa Republic Act 9165 ang naaristong suspect. Matapos mabawi sa kanyang posisyon ang ilang pinatuyong daw ng marijuana at isang malaking pakete na naglalaman umano ng shabu. Nakakulong na sa President Quirino Municipal Police Station ang naaristong lalaki. Mula dito sa lalawigan ng Sultan Kudarat para sa Eagle News, Janice Ann Cabana will live in interesting times. Samantala, nakapagtala ng 5 namatay at 3 sugatan ang Northern Mindanao sa nagdaang bagyong Odette. May detalye si Sis Nicole Bazar. 5 katao ang patay at 3 ang sugatan sa Region 10 o Northern Mindanao, bunga ng pananalasa ng bagyong Odette. Ito ang iniulat ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa NDRRMC. Kasama sa mga namatay ang isang 64 na taong gulang na lalaki na natamaan ng nabuwal na puno ng niyog sa Purok 3, Barangay Basirang, Tudela, Misamis Occidental. Ang 4 na iba pang casualties ay taga San Fernando Bukidnon, El Salvador City at Claveria Misamis Oriental at Balulang Cagayan de Oro City. Iniulat din na umabot sa 53,340 na mga tao ang napilitang lumisan sa kanilang mga tahanan, samantalang nasa 81 million pesos ang halaga ng napinsalang mga ari-arian sa rehiyon. Tinatayang ang halaga ng nasirang mga bahay ay nasa 1,132,000 pesos, habang ang halaga ng nasirang mga infrastruktura sa San Isidro at Batangan Dike sa Valencia City, Bukidnon ay nasa 80.1 million pesos. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis ng RDRRMC-10 sa mga lalawigan sa rehiyon na inabot ng hagupit ng bagyong Odette. Para sa Eagle News, says Nicole Bazar, we live in interesting times. Dumako naman tayo sa Zamboanga del Norte. Na-turn over na ng pamalaang pananawigan ng Zamboanga del Norte ang bagong ospital sa bayan ng Sibuko. May detalye si Edwin Panes. Na-turn over na ng pamahalaang panglalawigan ng Zamboanga del Norte ang bagong ospital na ipinatayo nito sa bayan ng Cebu sa nasabing probinsya. 2011, Mismo ang asawa ni Zamboanga del Norte Governor Roberto Uy na si Belen Tang Uy ang naging panauhing pangdangal sa turnover ceremony. Kasama din sa nasabing aktibidad si Subuco Mayor Joel Ventura, Barangay Local Government Unit at mga stakeholders. At dahil nasa liblib na lugar ang bayan ng Subuco at mahina sa telecom signal at iba pang mga komunikasyon equipment, kaya malaking tulong anya ang ospital na ito para sa mga residente. Hindi lang daw nakakatulong ito sa mga pasyente, kundi nakapagbukas pa daw ito ng maraming trabaho sa mga pamilyang nakatira dito. Pwede po po salamat kay incumbent Governor Karin, Governor Roberto Uy, o sa iyang misis, Ma'am Belen Uy, incumbent Governor, sa project ni implement this under the Governor of the province, Governor Roberto Uy, also the funding came from the Department of Health. So, tagko kayo magpasalamat na mo kay kami po sa pinong emergency room sa Sibuko Municipal Hospital. So, sa una, kami lang kayo ni very... Para sa Eagle News, Edwin Panes will live in interesting times. Samis-Samis Oriental naman, mayroon ng bagong village ang mga indigenous people o IPs. Particular ang Higaonon Tribe sa Sitio Eva, Barangay Samay, sa bayan ng Balingasad. Ito umano ang kauna-unahang IP village sa buong probinsa. Narito ang report ni Laura Pobadora. Nagsagawa ng turnover ceremony sa ginawang Indigenous Peoples Village sa Sitio Eva, Barangay Samay, Balingasag, Misamis Oriental. Proyekto na pinangunahan ng National Housing Authority katuwang ang lokal na pamahalaan na sinuportahan ng isang pribadong kumpanya.
pagpapabahay na ang makakabinipisyo ay ang 100 mga higaunang tribe na nangangailangan ng matitirhan. Pinakauna itong IP village sa buong Misamis Oriental. Ipinagpapasalamat ng mga katutubo na mayroon na silang permanenteng matitirhan na makakatulong sa kanilang mga anak na mapalapit sa paaralan. Proyekto na may kumpletong pasilidad tulad ng patubig at elektrisidad. Naglunsad rin ang Technical Education and Skills Development Authority ng Competency-Based Training in Handloom Weaving para sa pangkabuhayan ng mga katutubo at nagpahayag na magtatag sila ng training center sa nasabing dako. Itinurn over din ng isang pribadong kumpanya ang R1-94 Energy Station Project na ang makikinabang ay ang mga maninirahan sa dako. Meron din silang inilunsad na dagdag pangkabuhayan sa tribo, ang Pamalihi Cafe, kung saan ang sinumang mamasyal sa dako ay maaari sila doong bumili ng pagkain at maiinom. Sa kabila ng dumaan na bagyong Udit, nagpapasalamat ang mga katutubo pati lokal na pamahalaan na di nasira ang pabahay pati na ang kanilang patubig. Kahilingan ng mga katutubo na matulungan sila na makabangon muli dahil sa ang kanilang mga pananim na siyang pangunahin nilang pangkabuhayan ay nasalanta ng bagyo. Sa kasalukuyan, hindi pa nanumbalik ang elektrisidad at pahirapan pa ang signal ng komunikasyon. Ongoing pa rin ang pagsasaayos ng mga nasisirang linya. Nagpahayag ng pasasalamat ang kanilang dato na may 102 na ang gulang na dating personnel ng Citizen Armed Force Geographical Unit sa loob ng 20 taon sa tulong na kanilang natanggap sa kasalukuyang administrasyon. Para sa Eagle News, Laura Cubadora, Believe in Interesting Times. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga Mindanao correspondents. Subaybayan kami sa Radyo Aguila YouTube channel mula Lunes hanggang Biyernes para sa mahalagang kaganapan dito sa Mindanao. Ako si Marjon Pontilar and we live in interesting times.